Ramirez. So, Jamie here of Mahi Strawberry Garden. So, ngayon po ay gagawa tayo ng fermented plant juice. So, ang kailangan natin ay sunflowers. So, hindi po natin kukunin yung mga old leaves niya na. So, ito lang sa mga talbos-talbos. We will also be using kakawati or madre de cacao. Okay, and of course, gagamit din po tayo ng alugbati. So, ayan po, ay hinarvest natin before 10 a.m. today. So, bakit? Para yung mga nutrients na kailangan nating i-extract ay nasa leaves. Okay, and of course, we will be using 1 kilo of molasses since this has a total of 1 kilo. Okay, simulan natin ang pag-chop. Okay, so ganyan po. Hiwain po natin siya ng maliliit. Pwede rin naman po natin siyang i-blender kung gusto nyong gamitin ang inyong blender. Or if you have a separate blender for fertilizers or para sa marapait. Alright, so we are done chopping. So, meron na tayong half kilo dito. So, ilalagay na natin siya sa container. So, make sure na nilinis natin yung container. Malinis yan, dry. And of course, since 1 kilo ang kailangan natin, magkikilo na naman tayo ng half. Okay, that's another half. And then, pour. Okay. So, yan. So, nailagay na natin yung... Okay, guys. So, nailagay na natin yung mga raw materials or yung plant natin dito sa ating timba. So, this is 1 kilo. So, ang ratio po natin ay 1 kilo na raw materials or plants ay gagamit tayo ng 1 kilo na molasses. So, nabili na po namin ito ng 50 pesos ang isang kilo. Okay. So, what we just have to do is ilagay na po natin yung molasses. Ayan. Purong-purong molasses po siya. So, this is how we make our own extracts. Okay? So, gagamitin po natin ito sa ating munting garden. So, we don't have to buy our fertilizers. We can make our own. Kung anong plant materials po na pwede nyong gamitin, pwede naman po lahat ng plants. Just make sure na wag po tayong gagamit ng fiber. Yung mga plant na like pinya siguro. Para hindi sila maglalaban or mag-aaway ni microbes ng molasses. Tama ba? So, while waiting na mailagay, bumaba yung molasses, any plant can be used. Make sure na you harvest it before 10 a.m. in the morning to make sure na yung nutrients po ng plant na kailangan mong i-extract ay nandoon pa sa leaves. Dahil pag after 10 mo na siya i-harvest, nagtatago na sa roots ang mga nutrients na kailangan mong i-extract. So, yung time na i-harvest yung plant ay very important. Important din na malaman natin kung anong plant ang gagamitin natin dahil kailangan nating alam kung ano yung ina-extract natin na gusto nating i-apply sa mga plants natin. Okay, so any plant will do. So for us, we use sunflower, kakawati, and alugbati. Okay.
And then, paghalo po natin dito ay one direction lang. So, one direction para hindi po mahilo ang ating microbes. Okay? And, ang pagtatakip po natin ay nakaprepare na dito. Ang gagamit po tayo ng lampin. If you have Manila paper na unprinted, that's better. Wala po kasi ako Manila paper. So, I'll be using lampin. Since may mga anak naman ako at lampin sila, hindi na ginagamit. So, yun po ang gagamitin natin pang cover. And then, we will ferment it for 7 days. Okay? So, after 7 days, iha-harvest po natin ito. Gagamit tayo ng strainer. Yung juice lang po niya ang kukunin natin. So, yung pag na-ferment na po siya, and kukunin na po natin yung juice, yun na po yung tinatawag nating extract. Okay? And yung extract na yun ay pwede na po natin gamitin sa ating pag-spray sa mga plant. Pwede rin po siyang idilig. But the ratio or would be 2 tablespoons nung harvested na fermented plant juice into 1 liter. Okay? Okay, so yan po yung ating molasses with the plant. So, hahaluin na po natin siya. Talaga pong malapot yung ating molasses. So, hahaluan natin, ihalo-halo lang po natin siya ng maayos into one direction. Alright, so nahalo na po natin ng maayos. Now, we are going to cover it with lampin. Cover po natin siya, ganyan. Para po may hangin pa rin nakakapasok. Okay. Ayan. Ilalagyan natin ng straw. Or if mayroon kayong rubber, that would be better. Ang tatali natin is rubber. Alright. And then, lalagyan na po natin siya ng date kung kailan natin ginawa. So, today is June 11. Tapos, ang ilalagay po natin ay yung pangalan ng ginawa nating concoction. So, this is FPJ. Tapos, expected date of harvest. Ang expected date of harvest since today is 11, last 7. So, that will be on the 18th. Okay, so June 18, 2020. Ayan, so nilagay na natin. Now we will put the label para pag pumunta tayo sa ating area, alam natin kung kailan natin siya i-harvest. Okay, so yan po ang ating fermented plant juice concoction. Pa po siya kasi i-extract pa natin siya and let's wait for 7 days. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo.